pareho sa dila ng ahas? Bata na si Ken mula South Cotabato, tinuklaw di umano ng kobra, pero himalang hindi raw agad tinablan? Anong meron siyang bertud? Ang dila ng mga ahas, parang may hati sa dalawa. Ipinang-aamoy nila sa paligid at para alam din nila kung saan nang gagaling ang amoy. Fort Pang ang tawag dito. At sa Barangay San Isidro, sa Tampakan, South Cotabato, may isang bata na malasawarin daw ang dila. Ang bata raw kasi may kakambal na ahas. Kaya wala itong kaabog-abog na dinadakma. Ang isang venomous o makamandag na kobra. Uy, kobra! Yo! Mga bata, wag na wag itong gagayahin. Oh? Oh, kobra oh? Dinakot pa niya. Ulan na adlock! Oh? Na, ginatakot pa niya ang kobra! Awa, awa, hindi, awa! Uyaw yung bata ni. Nandi ba doon sa kobra? Sabi nga bata oh. Na napunta, ako anang, ano, pamangkin. Biligid na siya na adlock. Kung sa Tagalog pa, hindi yan natatakot. Bata pa lang yan, parang bilib ko anang bata, ana. Hindi siya natatakot talaga. Kana akong hinablos, gamay pa na siya. Mao nang wala na sa nahadlok sa kobra. Kay sa gamay pa na siya, daga naman siyang nahikap ng mga kobra. Unya, dili mapaakan. Ang dila nga ba niya talaga? Pareho sa dila ng ahas? Ang batang sinasabing may kambal ahas, ang 7 taong gulang na si Kevin o Ken Ken. Kwento ng kanyang ina na si Resley. 3 taong gulang pa lang daw si Ken Ken, mahilig na ito sa mga ahas. Kaya niya, bata pa lang po siya, parang hinahanap siya kung ano, di namin malaman kung anong hinahanap niya. Parang hinahanap niya yung mga ahas. Kaya nga pala, dahil dyan siguro, dahil ang dila niya po, parang ano yung pong dila niya eh, parang ahas din. Yung parang nag-white. Parang nag-white. Ang dila niya, parang ahas po, nakaway. Parang ganito po sa kahoy, nakaway. Yan. Parang ganyan po. Parang ahas din, kaya siguro di siya natatakot kasi maliit pa lang daw siya, sabi ng mama niya, eh may kambal po siya. Dahil nung isinilang siya, may kasamang ahas daw. Bata pa lang po siya, hinahanap niya kung ano-ano na, may hinuhukay na siya sa lupa. Parang may hinahanap siya, hinuhukay niya sa halaman, hinuhukay niya sa lupa. Yun, kapag may ahas yung makikita, hindi siya natatakot. Gaya ng ahas, bigla-bigla na lang din daw itong nawawala. Kaya ba ito? Boy, kobra! Wala rin itong katakot-takot sa mga ahas. Oh? Oh, kobra oh? Hinakot pa niya. Hinuhuli at hinahawakan pa niya ang mga ito. Siguro, gaslig siya siguro sa una nga isang gamay pa siya. Nakuha na, nasa'y kapid nga manugod mo ka ng kobra ba? May isa gito ka time na nahadlokid ko sa to. Ano, natatakot ako ba kay iya kong giitsahan og Juan, manog, nga kobra pa di ay. Tama, manog ha? Hindi ka natatakot yan! Hindi. Saan mo nakuha yan? Hindi ka talaga, pahamak ka talaga, bata ka. Alam mo, ikakamatay mo yan, makakatot ka yan. Hindi ka natatakot? Huli mo yan, Tung. Hindi ko alam kung saan bahay ko eh. Ha? Hindi mo alam ang bahay niya? Bakit mo napunot yan? Saan mo nakuha? Eh, sa kagubatan. Talagang bata ka, wala ka talagang magwakabalik. Tatuyuan ng kubrahan na, nga, dili ka gid na madugayan gid. Pwede gid na nimo ikabayo imong kabuhi, anak. Hindi na raw nagtataka si Resley dahil ang kanyang anak ipinaglihi niya talaga sa ahas. Hindi po ako natatakot kasi umaasa po ako na hindi po ako saktan kasi may kambal po ako na ahas. Yun kasi ang sabi ng nanay ko, may kambal akong ahas sa pagsilang ko. Hindi ko po alam bakit ako hindi natatakot dahil tingin ko parang laruan lang sila. Parang sarap nilang laruin. Nung pagkagat sa akin, parang wala lang sa akin. Ako, kinakabahan ako sa kanya, baka anong mangyari sa kanya, baka malason siya. At may iba raw silang di umano, kakatwang karanasan. Ako nasang gitupihan, gi, konbang buhok, ipalipot na ako ba, unya, ay nakita na ako nga pagunting na ako, na igagimog-gimog siya ang buhok, nga mura pong mga manog ba, nakita na ako. Malis ka, wag
kang manggulo. Parang nakikinig sa kanya, parang naintindihan siya po ng mga ahas. Kapag sinabi niya nga alis, umalis agad. Malis ka, huwag kang manggulo. Believe talaga ako sa kanya kasi parang wala lang sa kanya. Parang pinaglalaruan niya po. Oo ma'am, believe po talaga ako sa kanya kasi kapag hinahawakan niya yung kubra, yung ahas, kinakantahan niya lang, parang wala lang sa kanya. Piliin mo ang Pilipinas, piliin ko ang ahas. Yeah. At ang pinaka-pruweba raw nila na may kambal ahas ang bata. Ang dila nga nito na malasawa. Kago, delikado yan. Saan mo naman nakuha yan? Bitawan mo yan, bitawan mo. Wala tayong pira. Mahirap lang tayo. Wala tayong pira. Delikado yan. Bitawan mo, ha? Bitawan mo! Bitawan mo! Bakit mo ginawa yun? Sabi mo, bitawan eh! Hanggang kamakailan lang si Ken Ken na videohan na parang nakikipaglaro lang sa cobra. Ayaw! Uyaw yung bata ni. Natibadot lang sa cobra. Sabi ng bata ni. Hanggang sa pakawalan din niya ito. Pero ang cobra, muling hinuli ni Ken Ken at isinilid sa lata. Oh, oh cobra oh. Dinakot na niya. Ulan adlock. Oh? Ilang beses pa itong nakapiglas at nakawala. Nan, isu ng bata. Sabi ng bata ni. Hanggang nangyari na ang kanilang pinangangambahan. Si Ken Ken. Natuklaw. Pakan siya. Gayun man, parang wala lang daw nangyari kay Ken Ken. Oh, parang wala akong nararamdaman na sakit sa pagkagat sa akin. Kahit makagat siya, wala lang sa kanya. Pero may napansin silang nagbago sa bata. Ang iyang mata murag nalibat. Kaya agad nila itong isinugod sa health center. Baba niyo ko, kayo ko lang to. Kaya niya daw, kahit isinugod sa hospital, kaya niya lang daw. Kahit hadlok na kayo, kabi na ako, mga kuna sa ba, malaso na sa kobra, kahit pilaraman good kami no to, inuras ragod ng kobra, makagtan ka. Maraming ahas dyan, makamandag, nakamamatay. Oh, oh, kobra oh, binakot na niya. Mabuting ito'y iwasan, at hindi yan bilang ahas o chismis lang. Sabi nga bata ni. This video ay parody lamang. Huwag nyo pong seryosohin. Ito po ay libangan lamang po. For vlogging lamang po. Ito ay for entertainment only. So huwag nyo sanang seryosohin. Inuulit ko po, ang video na ito ay parody lamang. Kaya po, nakalagay dyan sa title sa taas, KMGS Parody. Click subscribe or follow for more videos. Thank you.